pansin ko kinakalawang tong ilalim ng T-post ni ADB. Ngayon tanggal natin yung kalawang, tapos i-rust proof natin siya. Ngayon ako pa siya binabara ng WD-40, ayan. Ito yung mga kalawang niya. Tanggal natin yung kalawang niya gamit tayo ng liha. Kailangan medyo tiyagayin natin to para maubos natin yung kalawang na nag-build up sa loob. Medyo mahirap siyang alisin kasi maliit lang yung space. Para sure bull na tanggal yung kalawang, gagamitan ko na siya ng rust remover. Lagyan natin ng basahan para sigurado na hindi magtutulo. Sprayan natin yung loob. Mas okay din kung gamitan nyo ng cotton buds or kahit anong pwedeng pang tanggal ng mga or pang scrub para mas bilis siya matanggal yung mga kalawang. Ayun, okay na, naalis ko na yung mga kalawang dito. Spray naman natin ng alcohol. Tapos saka natin lagyan ng high temp na grasa. Then ang gamitin natin cotton buds para maikalat natin mabuti yung mga grasa. Kahit manipis na layer lang para hindi na siya kakapitan ng tubig na nagkukos ng kalawang. Ano na, nalagyan natin ang manipis na layer ng grasa. So ito siguro magdedepende sa design ng motor, yung T-post, kung exposed ba siya sa na pwedeng mabasa pag nagmo-motor wash or inabot kayo ng ulan na pwede siyang matalsikan. Meron kasi mga motor na hindi exposed to yung ilalim ng T-post. Kagaya ng Honda Beat ko at saka yung Honda Click, parang nakatago siya, nakakaangat yung tapaludo. Sa case ni ADV, exposed siya, kaya kailangan nating tanggalin yung kalawang niyan, tapos i-rust proof natin para siguradong hindi kakainin ng kalawang yung T-post natin na pwedeng mag-cause ng pagkaputol ng T-post.